Ang didiscuss natin is about sports physiology by ABC Lectures. Okay, so itong part ng discussion natin is chapter 85 sa Guyton and Hall Physiology textbook. Okay? So ngayon, yung i-discuss ko is about the exercise. So ito yung itong lecture ko ngayon is i-divide ko by 4, okay? So yung unang part is about the metabolic system ng exercise, kung ano nga ba yung energy supply ng katawan natin during the exercise. Yung pangalawa is about the respiration or respiratory system sa exercise. Pangatlo is yung cardiovascular. Pangapat naman yung mga other key points na pwedeng idagdag dito sa discussion na to, okay? So ngayon, we all know that exercise is a kind of physical stress sa katawan. So ngayon, yung stress na yun or yung exercise na ginagawa ng isang tao is nagre-require yun ng mga different energy supply. Okay? It requires nutrients sa mga oxygen, ganun. Okay? So ngayon, as you can see on the slide, may tatlong metabolic system kasi sa katawan. Yung una is tinatawag na phosphocreatine, creatine system. Pangalawa is yung glycogen lactic acid system. Tapos yung pangatlo is aerobic system. So as you can see, yung first two kasi is anaerobic. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng oxygen. Tapos yung pangatlong system is aerobic. Okay? So ano nga ba tong phosphocreatine, creatine system? So yung phosphocreatine, creatine system kasi may tinatawag na molecule na phosphocreatine. So yung phosphocreatine na yun kasi, it contains energy. Okay? So kapag na-metabolize yun, it releases energy para masupplyan yung muscle contraction. Okay? Tapos yung pangalawa is yung tinatawag nating glycogen lactic acid system. So ang nangyayari dito, ginagamit ng katawan yung glycogen stores ng katawan and it will transform it to lactic acid. Na yung lactic acid na yun will supply the body through absence of oxygen. So kaya nga sinabi ko kanina, itong first two is more on anaerobic. Yung pangatlo is more on aerobic. Ibig sabihin, yung third na metabolic system na to is it requires oxygen. Okay? Ngayon, as you can see, yung tatlong metabolic system na to is dinivide ko siya by three columns, okay? So yung phosphagen system kasi, as you can see, it produces 4 moles of ATP per minute. Sa glycogen lactic acid system, 2.5 moles of ATP per minute, and aerobic system is mostly 1 mole of ATP per minute. So ibig sabihin, mas maraming energy ang pinaproduce ng phosphagen system natin compared sa glycogen lactic acid system compared sa aerobic system. Pero kung titignan mo sa third column, as you can see, yung phosphagen system natin, although marami siyang energy na pinaproduce kasi, is that ano lang siya, ginagamit lang siya for short duration, for 8 to 10 seconds lang. While yung glycogen lactic acid system natin is pwede siya magamit approximately 1.3 to 1.6 minutes. And yung pangatlo na aerobic system natin is it can be used for unlimited time as long as the nutrients last. So ibig sabihin, during the onset of exercise kasi, ang unang ginagamit ng katawan is yung tinatawag na phosphagen system. Okay, so yun yung parang ginagamit muna ng katawan. Pag naubos na yung phosphocreatine natin sa phosphagen system, ginagamit na ng katawan yung glycogen stores natin. So, kinoconvert niya yung glucose to pyruvic acid, tapos yung pyruvic acid nagiging lactic acid. Okay, that will supply the energy for the muscles. Tapos yung pangatlo, aerobic system, ito nga, konti nga lang yung ano niya, pinaproduce niyang ATP per minute, pero it can be used for unlimited time. So, ibig sabihin, yung aerobic system na to ginagamit siya for mga endurance activities, 'di ba? So yung mga endurance activities kasi na yun, example noon yung mga marathon, ganun, 'di ba? Usually yung mga marathon kasi, 'di ba, for hours kasi yung ano niya, yung duration niya. So ilang oras 'yun. So most probably yung ginagamit ng katawan is aerobic system since it can be used for unlimited time until na meron pa ring stores yung katawan kasi yung aerobic system na to is gumagamit siya ng fatty acids, ng amino acids, ganun, tapos glucose para masupplyan yung katawan. Okay? Unlike dito sa phosphagen system kasi,
ang ginagamit lang dito is phosphocreatine or creatine phosphate. Dito sa glycogen, lactic acid system, ang ginagamit lang dito is glycogen. Pero dito sa aerobic system, wide yung source niya. Pwedeng glucose, fatty acids, saka amino acids. So, yung arrangement nun sa aerobic system, pag naubos na yung glucose, gumagamit na siya ng fatty acids from fats. Tapos, after nung pag naubos na lahat yung fats, gumagamit na siya ng amino acids. Okay? So, yun yung three muscle metabolic systems in exercise. Okay, so ito, important to na i-discuss natin yung difference between the types of muscle fibers. So may tinatawag tayong fast twitch fibers, tapos slow twitch fibers. Okay, so ngayon, yung fast twitch fibers kasi, tinatawag siyang white fiber. Yung slow twitch fiber, tinatawag na red fiber. Okay, so itong fast twitch fiber, bakit siya white? Kasi it has less mitochondria. Well, yung slow twitch natin, it is red. Kasi nga, mas maraming mitochondria. As we all know, diba yung mitochondria kasi gumagamit ng oxygen. Okay? So ngayon, ibig sabihin, yung mga red fibers na to, it contains more oxygen kasi nga, mas maraming mitochondria na present. Since yung oxygen is ginagamit ng mitochondria, kaya siya red. Okay? Unlike dito sa fast twitch kasi, white siya kasi nga, it contains less mitochondria. Okay? So ngayon, makikita nyo dito na yung fast twitch fiber is responsible for strength while yung slow twitch fiber is for stamina. So other word ng stamina is endurance. Okay? Endurance. Okay, so yung fast twitch fiber kasi is responsible for strength, di ba? It is responsible also for rapid movements. Tapos primarily it is used for ginagamit to mostly ng mga athlete na sprinter. Okay? So, tandaan nyo lang lagi, kapag fast twitch kasi, ang ginagamit dito is usually power. Okay? Kapag slow twitch, mostly endurance or stamina. Okay? Kaya kung papansin ninyo, yung mga type of athlete na sprinter, ganun, is gumagamit sila ng fast twitch fibers kasi nga, they need the strength or the power or yung speed kaagad. Unlike kapag mga athlete na marathon runners, they don't require strength, di ba? They require endurance or stamina. Kaya primarily, ginagamit nila is slow twitch fibers mostly. Yun yung composition ng muscles nila. Okay? So, bakit? So, ngayon, titignan natin dito yung types of respiration ng mga fibers na to. Okay? So, usually, ginagamit ng mga fast twitch is anaerobic. Okay, so usually ang ginagamit ng mga fast twitch fibers is mga yung phosphocreatine creatine system tapos yung glycogen lactic acid system which is anaerobic, okay? Pero in comparison with slow twitch fibers, ito kasi ginagamit dapat ng mga marathon runners kasi nga it is used for long hours, di ba? Oh, so as we discussed while ago kanina na yung mga aerobic system is used for hours. So, ibig sabihin, ang predominant sa mga muscles ng marathon runners is slow twitch kasi nga, it is aerobic, it uses aerobic system, which has more mitochondria. Ibig sabihin, mas matagal yung duration ng energy supply kasi nga, yung mitochondria na yun will produce ATP that will sustain the muscle fibers long enough for the entire duration of the marathon. Okay? So, other ano lang, comparison, yung blood supply nitong fast twitch or yung mga white is may fewer blood vessels siya. Tapos, yung energy release niya is small amount pero quick. Unlike dito sa slow twitch, maraming blood vessels pero yung energy release niya large pero slowly yung pag-release niya ng energy. Okay? Then also, pag mga fast twitch, may less myoglobin compared sa slow twitch na may more myoglobin. So, okay. Yun. Next. So, punta naman tayo sa respiration yung exercise. So, itong respiration kasi sa cardiovascular is ano siya, directly proportional. Ibig sabihin, kapag nag-exercise yung isang tao, tumataas yung, di ba, tumataas yung paghinga niya, tumataas yung heart rate niya, di ba, ganun. So, ibig sabihin, kapag nag-exercise yung isang tao, tumataas yung respiratory rate niya, yung heart rate niya,
Ganun. So as you can see here, sabi dito, it is not normally the most limiting factor in the delivery of oxygen to the muscles during maximal muscle aerobic metabolism. Ibig sabihin, yung respiratory system is konti lang yung effect niya in terms of exercise. Ibig sabihin, hindi siya yung limiting factor sa pag exercise ng isang tao. Ibig sabihin, yun, hindi masyadong affected yung taong with respiratory system disease in terms of exercise. Kasi nga, sabi dito sa book na ang mas limiting talaga is yung cardiovascular. So, makikita nyo sa next slides kung bakit. Okay? Then, definition of term lang, yung VO2 max, ito yung tinatawag na rate of oxygen usage under maximal aerobic metabolism. It is increased only about 10%. So, ibig sabihin itong VO2 max na to, ito yung ginagamit ng katawan during exercise usually. Okay, so yung VO2 max, ito yung rate of oxygen usage under the maximal aerobic metabolism. Ibig sabihin, ito yung parang at rate in which yung oxygen is mupunta dun sa mismong katawan. Okay, ito yung maximal rate niya. Okay, then we have oxygen diffusion capacity. It is a measure of the rate at which oxygen can diffuse from the pulmonary alveoli into the blood. So, from the word itself, oxygen diffusing capacity. But, ito yung capacity ng katawan na para yung oxygen mag-diffuse agad dun sa blood from the alveoli. So, yun. Then, blood gases do not always have to become abnormal for respiration to be stimulated in exercise. So, alam mo naman, kapag exercise, diba, usually mataas yung paghinga. Ibig sabihin, pag mataas yung paghinga ng isang tao, mas nagre-release siya ng carbon dioxide. Diba? So, tumataas yung carbon dioxide level during exercise. Kasi nga, diba, dahil dun sa high rate ng oxygen usage ng katawan, tumataas yung carbon dioxide. So, sinasabi sa book na yung mga changes dun sa O2, saka CO2, does not always have to become abnormal para ma-stimulate yung respiration. So, ibig sabihin, yung changes dun sa mga CO2, O2 levels is hindi masyadong nakaka-affect sa respiration ng isang tao during exercise. Okay? Ayan. So, ito talaga yung nakita nila na nag-a-affect nung mismong respiration ng katawan during exercise. So yung una, yung smoking na tinatawag, 'di ba? 'Di ba sa cigarette kasi may tinatawag na nicotine. So yung nicotine na 'yon, kino-constrict niya kasi yung terminal bronchus dun sa lungs. So ibig sabihin, pag constricted kasi yung terminal bronchus sa lungs, mahihirapan yung hangin na pumasok at lumabas. So nagkakaroon ng resistance na tinatawag. So, dahil dun sa resistance na yun, nahihirapan yung air na makapasok dun sa mga alveoli. Okay? Kasi nga, constricted na yung mga bronchioles. Okay? So, wala masyadong air that contains oxygen na pumapasok dun sa mismong alveoli. Okay? Tapos, yung nicotine na yun, it has an irritating effect that will cause increased fluid secretion into the bronchial tree as well as swelling in the epithelial lining. So, ibig sabihin, yung mga nicotine na yun, nagsisilbi siyang irritant dun sa mismong airway. Kaya yung airway nagkakaroon ng parang compensatory mechanism or protective mechanism in which it increases its fluid secretion, tapos nagkakaroon ng inflammation dahil dun. Okay? Then, yung pangatlong effect ng smoking is that it paralyzes the cilia. As we all know, cilia kasi is para siyang tagalinis ng airway. So, yung mga debris dun o yung mga dumi dun sa mismong airway, dinadala niya pataas para ma-excrete through coughing, di ba? So, ngayon, kapag wala yung cilia na yun, parang wala nang tagalinis ng mismong airway. Kaya, kapag na-paralyze to, maiipon yung dumi dun sa may airway, causing now obstruction dun sa mismong alveoli or mga conduction system nung hangin papunta dun sa alveoli. Okay? So, yun. Nabablock yun. Kaya, less yung air or oxygen na pumupunta dun sa mismong blood dahil dun. Okay? Ibig sabihin nun, kapag wala yung oxygen, mahihirapan yung nag-exercise na tao kasi nga, wala siyang adequate amount ng oxygen kasi nga, hindi pumupunta yung adequate amount of oxygen niya sa mismong blood kasi dahil dito sa mga factors na to that is affected by smoking. Okay?
So, yun. So, next is about cardiovascular naman. So, muscle blood flow can increase a maximum of about 25-fold during the most strenuous exercise. So, ibig sabihin, pwedeng kapag nag-exercise yung isang tao, pwedeng yung maximum na increase ng muscle blood flow is 25 times daw or 25-fold. Okay? There's also 30% increase in blood pressure. Okay? Then, kasi nga, dahil dun, yung muscle work output increases oxygen consumption. Increased oxygen consumption in turn dilates the muscle blood vessels, increasing the venous return and cardiac output. Okay, so sinasabi lang dito na yung cardiovascular natin, nag-i-increase siya in function. So ibig sabihin, tumataas yung cardiac output, tumataas yung heart rate, yung blood pressure, para nga ma-deliver nung cardiovascular system natin yung oxygen to the exercising muscle. So, ibig sabihin, basta itong cardiovascular na to importante para ma-deliver yung oxygen or ma-transport yung oxygen dun sa mga muscles na nag-require ng oxygen sa nutrients. Okay? So, yan. Direct proportional lang to. So, kapag nag-exercise yung isang tao, tumataas lahat. Tumataas yung heart rate, yung BP, yung respiration. Ganun. Okay? Kaya siya direct proportional. Okay? So, yun. At dahil dun, tumataas din yung oxygen consumption at the same time, tumataas din yung venous return at cardiac output. Okay? Yan. Then, there's also 40% increase in heart chambers and heart mass. Diba, as you remember, iba, kapag yung mga athlete, they usually say na yung athlete is usually bradycardic. Bakit? Bakit sila bradycardic? Or, ibig sabihin, pag bradycardia kasi, decrease yung heart rate. Diba? Okay? So, yeah, ito yung explanation niyan. So, nangyayari kasi kapag yung isang athlete is nag-exercise, yung heart muscle niya saka yung heart chamber saka yung heart mass niya tumataas by 40%. Ibig sabihin, during exercise, yung heart niya is nag-i-increase in size. Okay? So, nag-i-increase yung heart chamber tapos nag-i-increase rin yung heart mass because of that. Kasi nga, dahil dun sa increase na yun, it can accommodate more blood. Okay? So, it can accommodate sabi kasi nila, it increases the stroke volume. Ibig sabihin, mas maraming blood yung napapump ng heart each minute. Okay? So, dahil mataas na yung stroke volume ng mga athlete, kapag nag-rest sila, they tend to be bradycardic or mababa yung heart rate kasi nga, malakas na yung heart nila mag-pump ng blood. Kaya kung papansin ninyo, because of the increase in the heart chamber and the increase in heart mass, nagkakaroon ng increased stroke volume causing decreased heart rate. So, ibig sabihin, dahil malakas na yung heart nila na mag-pump ng blood, yung heart, kahit konti lang yung contraction niya or konti lang yung beat niya, it can supply the whole body, okay, during resting state. Compared sa mga hindi nag-exercise kasi, 'di ba, kapag nag-exercise kasi yung isang tao, nasasanay yung heart, lumalaki rin yung heart or nag-hypertrophy yung heart. Okay, so parang lumalakas yung heart at the same time nade-deliver niya nang mas mabilis yung oxygen sa katawan. Yun nga, parang nasasanay din. So, yun, lumalaki din siya. Ganun. Kaya yung stroke volume niya lumalaki. Kaya hindi niya na kailangan mag-beat ng ganun kadalas para ma-deliver oxygen. Kasi nga malakas na yung stroke volume niya. Ganun. Okay, so ito yung question. Cardiovascular or respiratory system in terms of the limiting factor sa exercise. So, sabi nito, a person can achieve cardiac output about 90% of maximum while 65% of the maximum for pulmonary ventilation. So, as you can see, ito yung sinasabi ko kanina na mas limiting factor talaga ang cardiovascular compared sa respiratory kasi nga, yung cardiac output natin tumataas by 90% of the maximum pero yung pulmonary ventilation is 65%. So, ibig sabihin, kapag yung damage or may cardiovascular system disease, mas limiting factor siya in terms of exercise kasi nga, it is responsible parang higher yung function niya in terms of compared sa respiratory system. Kasi nga, yung heart is, yung cardiac output 90% yung max niya. Yung pulmonary ventilation, 65% lang yung max niya. Kaya, kung kukompare mo silang dalawa, mas talagang limiting factor itong heart or yung cardiovascular compared sa respiratory by these values. Okay?
Therefore, cardiovascular system is normally much more limiting on VO2 max than in respiratory system. Okay, so ito na yung part, yung last na part, part 4 na siya. So ito yung mga other key points sa exercise, okay? So body heat and exercise. So O2 consumption is exactly proportional to the oxygen consumption. Ibig sabihin, yung the rate ng nagko-consume ka ng oxygen, pareho sa heat production. Okay, so itong ito, sinasabi lang dito, na kapag yung rate na oxygen consumption mo is similar dapat sa body heat. So, dapat body heat to. Okay? Yun. Heat stroke can easily develop in the hot athlete. Then, elevated temperature can become destructive to tissue cells, especially the brain cells. So, dito na pumapasok yung tinatawag nating heat stroke. Kasi nga, usually, kapag exercise kasi, di ba, tumataas yung metabolism. Pag tumaas kasi yung metabolism, tumataas yung heat production. So ngayon, kapag yung isang athlete nag-exercise sa tinatawag nating hot and humid environment, 'di ba? Pag sinabi ng hot and humid, napakainit 'yun, 'di ba? Usually kapag yung mga weather na 'yun is mas mataas yung temperature na 'yun compared sa katawan. So dahil doon, yung temperature ng katawan or yung temperature ng yung katawan is hindi siya nagpa-function well. Ibig sabihin kasi nga ang transfer ng heat, 'di ba? Is from yung mainit na bagay to the cold na bagay. Ibig sabihin, yung heat nagmo-move sa mainit papuntang malamig na environment. So kung mainit na yung lugar or mas mainit yung environment ng isang athlete, yung heat dun sa katawan ng isang tao is hindi siya lumalabas. Kasi nga by the mechanism, 'di ba? From heat to cold. So kung mas mainit na yung labas, ang tendency nun, yung heat, hindi lalabas. Okay? So, yung heat mag-i-stay sa katawan. Leading now what we call heat stroke. Ito kasi, itong heat stroke kasi nag-o-occur siya usually kapag yung temperatures is about 40 degrees Celsius. Okay? So, yung katawan, nag-o-overheat siya. Ganun. So, yung katawan natin is nag-reach ng temperature about 40 degrees Celsius. Kaya nagkakaroon na tinatawag na heat stroke. Kasi nga, yung elevated temperature na yun can become destructive daw sa tissue cells, especially the brain cells. So, kapag mataas daw yung temperature ng katawan, it can affect the brain cells daw. Kaya yung kapag na-affect yung brain cells, it can cause extreme weakness, exhaustion, headache, dizziness, nausea, profuse sweating, confusion, staggering gait, collapse, and unconsciousness. So mostly, ito kasi yung mga sinabi ko kanina, ito yung mga symptoms ng heat stroke. As you can see, on the symptoms niya pa lang, makikita mo na mostly, ng mga signs and symptoms niya is mostly brain-related or more on sa brain yung affected. Okay, so yung mga headache, dizziness, nausea, mga ganun, confusion, unconsciousness, di ba? So, parang mas destructive talaga yung effect ng elevated temperature sa brain cells. Okay? So, yan yung heat stroke. Then, next is about body fluids and salt in exercise. So, di ba? Di ba kapag nag-exercise yung isang tao, nagpapawis siya, di ba? Yung pawis na yun contains sodium chloride. Di ba? So, parang yung katawan, rinarelease niya yung sodium along with the sweat. Di ba? Kasi, as we all know, the principle na sodium loves water. So, kung saan yung sodium, nandun din yung tubig. Okay? So, ngayon, dahil dun, kapag ano kasi, nag-exercise, nagpapawis. So, mas may tendency na tinatawag nating may tendency na mabawasan yung sodium levels sa katawan dahil dun sa pagpapawis na yun. So ngayon, may tinatawag tayong sweat gland acclimatization. So ito yung term na sinasabi nila kapag ang isang athlete daw nag-exercise dun sa mga hot and humid weather, nasasanay yung sweat glands, okay? Na i-conserve yung sodium. Diba kasi kapag kunyari baguhan ka pa lang sa mainit na environment, hindi pa sanay yung sweat glands mo na i-conserve yung sodium kasi palagi ka nagpapawis, diba, kapag mainit yung environment. Ngayon, kapag palagi ka nagpapawis, mas maraming sodium na nare-release. Pero kapag overtime daw, kapag nasasanay ka na dun sa lugar, yung sweat glands mo nakaka-adapt or nagkakaroon ng acclimatization. Ibig sabihin, parang nasasanay siya dun sa environment. Kaya, yung sweat gland na yun, it will release less sodium compared dun sa kapag bago ka pa lang sa environment. So, parang nasasanay siya dahil dun sa pagsanay na yun, decrease na yung release mo ng sodium
because nasanay na nga sweat glands mo dun sa mainit na environment. Okay, kaya kapag hindi mo na na-release yung sodium na yun, makoconserve mo na yung mga sodium stores sa katawan. Ganun. So, yun. Diba, another mechanism kapag nag-sweat is nade-decrease yung sodium level sa katawan. So, ang ginagawa ng katawan is nagre-release siya ng tinatawag na aldosterone. Diba, as we all know, aldosterone or otherwise known as mineralocorticoid, diba, kinoconserve niya yung sodium in exchange with potassium. So, kinoconserve niya nga yung katawan. So, para siyang check and balance ng katawan. Dahil kapag nagpapawis yung isang tao, mas nagre-release siya ng sodium, di ba? So, ang ginagawa ng katawan, para makonserve yung mga sodium na natira sa katawan, is nagre-release siya ng aldosterone, causing now sodium retention and potassium excretion. Okay? So, bakit ko ine-emphasize itong decrease in sodium? Kasi nga, sabi nila, ang hyponatremia or decreased sodium can lead to cerebral edema. Okay? So, yun. So, anong nangyayari kapag walang sodium? Diba, as we all know, kapag walang sodium, ang mangyayari dyan, yung mga water inside the blood vessel will diffuse into the cells, causing now what we call edema. So, dangerous siya. Dangerous yung hyponatremia na yun. Kasi nga, it can lead to edema of the tissue cells. Ang pinakamalala is kapag yung cerebral edema ang nangyari or yung utak yung natamaan. Kasi nga, magta-tissue swell yan. So, kapag nagkaroon ng cerebral edema kasi, it can lead to what we call brain herniation. Pag nag-brain herniation, ibig sabihin lumabas yung brain dun sa may mismong location niya. Ibig sabihin, it can cause the brain to parang lalabas dun sa may foramen magnum. Diba? Yung foramen magnum, parang yun yung butas or yung malaking butas dito sa skull. Nadaanan ng brainstem saka ng brainstem saka spinal cord. So ngayon, kapag nagkaroon kasi ng cerebral edema, pwedeng maipit kasi yung brainstem dun sa may mismong foramen magnum, causing now death of the neurons in the brainstem mismo. Diba, as we all know, yung brainstem kasi may mga different neurons yun that will control the respiration, the cardiovascular system. So, kapag namatay yung mga neurons na yun, it can lead to what we call paralysis or it can lead to yung mag-i-stop na yung diaphragm, yung heart. Kasi nga, kapag namatay na yung control mismo ng what we call cardiovascular system or yung pulmonary system natin, it can cause death to the person. Kaya nga, importante na i-regulate yung sodium para ma-prevent tong cerebral edema. Okay? Ito, increase aldosterone, increase sodium reabsorption, and potassium excretion. So, ito yung in-emphasize ko. Basta ang key point lang dito, kapag mababa na yung sodium sa katawan, nagpa-produce tayo ng aldosterone para ma-conserve yung sodium at ma-excrete yung potassium. Okay? So, yan. So, next, in addition pala dun sa previous slide ko, di ba pansinin nyo, kapag yung athlete, sinasabi nila, usually uminom ka ng Gatorade or yung mga sports drink na tinatawag natin. Bakit? Yung sports drink kasi na yun contains sodium and potassium at proportioned levels. Okay, kasi ang nagiging problem kasi dito, kapag yung mababa na yung sodium natin, ang nangyayari, tumataas yung pag mababa yung sodium, nag-i-increase yung aldosterone, di ba? Pag nag-i-increase yung aldosterone, nag-i-increase din yung sodium. Tapos, pumababa yung potassium. So, problema naman, hindi yung sodium. Tapos, ang problema naman ngayon is yung potassium. So, parang, yung nangyayari dito is dahil sa aldosterone kasi na yan, tumataas yung sodium, bumababa yung potassium. So, ang nagiging problem kapag athlete usually is secondary is yung mga potassium naman yung problema niya. Kaya nagbibigay tayo ng usually sports drink kasi para masupplyan yung mga needed or yung mga kulang na mga electrolytes ng athlete. So, yung mga Gatorade na yun kasi contains sodium and potassium. So, kapag ang isang tao na sobrahan sa pag-inom ng sports drink, it can lead to increased potassium kasi sa katawan. Kasi nga, di ba, yung mga sports drink kasi na yun, it contains electrolytes. Kapag uminom ka palagi ng ganung mga sports drink palagi, it can accumulate those electrolytes inside the
sports drink. So may electrolyte kasi yun. So kapag nasobrahan ka ng pag-inom ng sports drink, naiipon yung mga electrolyte. Kapag naiipon yung mga electrolyte na yun, particularly potassium, it can lead to what we call ventricular fibrillation that is lethal or can cause death to an athlete or to a person na hindi naman nag-exercise pero umiinom ng madaming sports drink. Kasi nga, hindi na-utilize yung potassium or hindi na-excrete yung potassium since yung sports drink na yun, marami siyang potassium kasi. Okay, kaya siya, sinasabi nila na deadly uminom ng sports drink kapag di ka nag-exercise, particularly kasi nga na-accumulate yun, yung mga electrolyte na yun, causing now ventricular fibrillation, causing death kapag ganun. Okay? Then, ito, drugs and athletes. So, as we all know, there's what we call anabolic steroids. Okay, so, ginagamit usually ng mga athlete, ibang athlete daw to. Kasi nga, as we all know, yung mga steroids kasi na yan, it improves muscle strength daw kasi. Pero, in turn, it increases the risk for cardiovascular disease because yung mga steroids na yun can cause hypertension, decrease HDL, increase LDL, causing now increased risk for heart attacks and stroke. Okay? So, yun yung mga side effects ng ini-inject na anabolic steroids. Ini-increase niya nga yung muscle strength and power or mga ganun. Pero, yung side effect niya can lead to heart attacks and stroke. Then also, itong mga drugs na to called amphetamines and cocaine can cause death due to overexcitability of the heart leading to ventricular fibrillation which is lethal. Anong nangyayari kasi dito? Yung amphetamines saka yung cocaine kasi is stimulant, di ba? As we all know, kapag nag-exercise kasi, na-stimulate yung what we call sympathetic nervous system. Di ba? Yung sympathetic nervous system is responsible for the fight and flight system ng katawan. So, ibig sabihin, yung katawan natin during exercise, nagre-release siya ng what we call epinephrine and norepinephrine or catecholamines para ma-stimulate yung sympathetic nervous system or para magkaroon ng sympathetic effects yung increased heart rate, increased blood pressure, ganun. Okay, so kapag yung athlete daw or isang tao uminom pa ng amphetamines saka cocaine during exercise, nagiging parang nagiging ano siya, parang nag-a-add yung effect. Okay? Kasi yung amphetamine at saka cocaine, stimulant na yan. Tapos kapag nag-exercise po isang tao, mas lalong magkakaroon ng what we call overstimulation. So, dahil dun sa overstimulation na yun, it can cause overexcitability ng heart, leading sa ventricular fibrillation, which is lethal. Okay, so dahil dun, parang nag-a-add na yung effect nila. So, nag-a-add yung amphetamine effect, cocaine effect, plus epinephrine or epinephrine. Kaya dahil dun sa parang nag-a-add na effect nila, it can cause overexcitability that will cause death to the athlete or to the patient dahil dun sa overstimulation na yun. Okay, gets. Ayan, so last slide na tayo. Oh, so sabi dun sa libro that body fitness prolongs life. Bakit? So ibig sabihin daw, yung mga taong nag-exercise is they live longer compared sa mga tao na hindi nag-exercise. Okay? So body fitness and weight control greatly reduces cardiovascular diseases. Kasi nga yung exercise mainly it lowers BP, it reduces blood cholesterol and LDL, and it increases HDL. So, yun. Yun. Then, next, athletically fit person has more bodily reserves to call on when he or she does become sick. Diba kasi pag nag-exercise yung isang tao, nagkakaroon siya ng parang yung function ng respiratory yung respiratory system sa cardiovascular system niya nag-i-improve. Okay? So, parang nag-i-improve yun. Ibig sabihin, yung person na athletic or yung nag-exercise palagi, parang yung mga respiratory system sa cardiovascular system nila, nag-iipon sila ng what we call a reserve. Okay? So, dahil dun sa reserve na yun, kasi nga, kapag nag-increase ka ng function, parang yung katawan niya nasasanay sa extreme na stress. Okay, so parang dahil dun sa extreme na stress na yun, nagkakaroon ng parang adaptation yung katawan na which can mag-iipon siya ng reserve. Okay? Basta ang key point lang dito, kapag nag-exercise yung isang tao, mas marami siyang reserve. Okay? So, example, noon is what we call cardiovascular reserve, tapos mga lung reserve. Kasi nga, pag nag-exercise yung isang tao,
mas dumadami yung ano niya, mas dumadami yung, diba, tumataas yung oxygen diffusion capacity niya, tumataas yung ventilation niya. So ibig sabihin, mas malakas yung lungs niya compared sa mga hindi nag-exercise. Tapos pareho din yun sa mga patients na nag-exercise, kasi nga mas malakas yung heart nila compared sa patient na hindi athletic. So yun yung difference nila. Kaya yung mga fit na tao yung or yung nag-exercise palagi is mas matagal yung buhay dahil dun sa reserve na yun. Okay? And also, exercise reduces the risk for chronic metabolic disorders associated with obesity, such as insulin resistance and type 2 DM. Kasi nga, yung exercise kasi, it improves insulin sensitivity. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng insulin para yung glucose mag-enter sa cell. So, yun yung ginagawa ng exercise. So, it reduces the use of insulin sa mga patients with type 2 diabetes mellitus. Kaya usually, sinasabi natin sa mga patient with diabetes mellitus to do exercise or to do healthy lifestyle. Kasi nga, yung effect ng exercise kasi is hindi niya na kailangan ng insulin para yung glucose pumunta sa cell. So, parang it improves insulin sensitivity also. So, yun. Treating now what we call diabetes mellitus. So, yun. Then also, it improved body fitness reduces risk for several type of cancer. Kasi may mga studies na sinasabi nila na ang increased adiposity or obesity can produce what we call tumorigenic factors or mga factors na nagkakos ng cancer. Pero kapag wala na yung mga tinatawag nating adipose tissue or decrease yung adipose tissue, decrease rin yung production ng mga cancer cells natin, kasi ay madidecrease na yung formation of nung mga factors na yun that can lead to cancer. So yun. So ito na yung last slide. Thank you very much and have a nice day.